Mga kapuso, mga kabarangay, marunong ka bang maghintay? Naranasan mo na nga bang mag-abang sa isang bagay, tao o pangyayari na alam mong imposible nang mangyari? Hanggang kailan nga ba aasa pagdating sa iyong hinihintay? Minsan gusto mo nang sisihin ang tadhana kung bakit una pa lang ay hinayaan ka na niyang umasa sa wala, gayong tila alam naman niya na wala nang patutunguhan ng iyong paghihintay. Mga kabarangay, gaano nga ba talaga kahirap maghintay sa isang bagay na alam ng puso mong hindi na madudugtungan pa? Hanggang kailan ka nga ba aasang mabibigyan ng katuparan ang isang pangakong iniwan sa iyo na hanggang ngayon ay inaasahan ng puso mo? Hanggang kailan ka tatambay sa pangako ng nakaraan? Isang kwento ng wagas na pagmamahal ang ating mapapakinggan sa araw na ito, isang uri ng pagmamahal na nag-ugat ng ilang dekadang paghihintay. Sino nga ba siya? Tara na't samahan mo ako, kilalanin siya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Nahuli ko na naman siya na nakaupo sa bangko at nakaharap sa sirang bakod namin sa likuran. Hapon noon, kagagaling ko lang sa plaza kasama ang aking mga kaibigan. Madalas ko siyang nakikitang ganito simula noong nagbakasyon ako dito sa aming probinsya sa Quezon. At sa tuwing sasapit ang hapon ay madaratnang ko na lamang siyang nakatanaw sa bakod na yon na tila may hinihintay. Tanging bakanting lote lamang naman ito na may pamatay ng puno ang tanging nandun. Siya ang lola ko. Si Lola Priscilla. 80 anyos na at hindi ko alam kung ano ang dahilan nito sa paglalagi doon sa likod bakod. Niminsan na hindi ko siya nagawang tanungin maski si Lolo. Walang nakakaalam at walang nangahas na malaman. Bahagya akong lumapit sa kanya at nais kong tanungin kung kumusta na siya. At tila nga hindi pa nito napansin ang aking paglapit dahil masyadong napagkit ang kanyang paningin sa bakod na yon. Lola, andito na po ako. Hinawakan ko ito sa kanyang balikat para iparamdam na nandun ako sa kanyang tabi. Lumingon ito sa akin at ngumiti. Kinuha ang aking kamay at pinisil at ilang saglit pa'y muli na naman itong tumingin sa bakod. Ilang minuto kaming nababad sa katahimikan bago ito tuluyang nagsalita. Bakit nga kaya wala pa siya? Ang sabi niya ay darating siya. Kukunin niya ako. Wala mang luhang pumapatak sa kanyang mga mata ay ramdam ko pa rin ang hapde sa kanyang pananalita, Papa Dudut. Sino nga ba ang tinutukoy ni Lola? Hindi ko alam kung ano ang sasabihing susunod sa kanya dahil hindi ko naman alam ang kanyang pinaghuhugutan. Lola, eh sino ho ba ang hinihintay ninyo? Si Lolo ho ba? Baka parating na po yun maya-maya lang. Mabuti pa't pumasok na po tayo sa loob dahil magagabi na. Baka magkasakit pa po kayo niyan. Akmang tutulungan ko na sana siya na tumayo nang pinigilan niya ako. Dito muna tayo, apo. Konti na lang. Konti na lang. Napatigil ako at saka siya pinagmasdan. Eh, Lola, sino po ba siya? Tumingin ito sa akin at saka ngumiti. Maupo ka, Lilet. Sasabihin ko sa iyo ang dahilan ng paghihintay ko dito. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang dahilan at bakit ako naghihintay. Taong 1963, taga raw noon nang makita ni Lola Priscilla ang unang pag-ibig niya. Si Moises. Dayo lamang ang noon ay 29 anyos na lalaki upang makisaka sa Quezon. Unang sampa pa lamang niya sa kalupaan ng Quezon ay lubha na itong pinagkaguluhan ng mga kababaihan. Paano ba naman kasi ay napakakisig nito at mas lalo pang nagpatingkad ng kanyang kagwapuhan ang moreno nitong balat at matangos nitong ilong na aakalain mong isa siyang kano. Nasa tabi noon ng tindahan si Lola Priscilla nang mapadaan si Moises habang bitbit nito ang malaki nitong tampipi na kinakalagyan ng kanyang damit. At tulad ng ibang babae ay tila nabatubala ni Ren si Lola sa kanya. At bukod ngang pinagpala si Lola dahil tila kahit si Moises ay natulala na rin sa kanyang ganda.
Noong kapanahonan kasi ni Lola ay madalas na itong naging mutya ng kanilang barangay. Mistisahin ito at mapula-pula ang pisngi kahit na madampian lamang ng kaunting sinag ng araw. Mapupungay ang mga matang tila hiniram sa isang bumbay. Sapat lang ang tangos ng ilong nito na bumagay sa istruktura ng kanyang maliit na mukha. Napakaganda ni Lola Priscilla, Papa Dudut. Alam yun ang lahat at alam niya na iyon din ang nasa laman ng isipan ni Moises nang una niya itong makita. Pero ganun pa man, kahit na hayagan na ang pagtitinginan at pagkakagustuhan nilang dalawa ay mas pinili pa rin ni Lola na ibaling sa ibang bagay ang paningin niya. At nang ginawa niya iyon ay walang ibang nagawa si Moises kundi ang magpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang titirahang bahay. At nang makalayo na ito ng bahagya ay saka ito muling sinundan ang tingin ni Lola na umaasang kahit saglit lang ay lumingon siya. Naku Priscilla, tingnan mo yung dayong si Moises, abay panay ba ang tingin sa'yo ha? Halos lusawi na nga ang mukha mo sa mainit itong pagtingin sa'yo eh. Kantsaw ni Lolita kay Lola. Umismid lamang si Lola habang pinagpapatuloy ang pagrarasyon ng merienda sa mga nagsasaka sa kanilang lupain at kabilang na nga doon si Moises. Magtigil ka nga dyan, Lolita. Maanong mahiya ka ng kaunti. Marami ang nakakarinig ng boses mo hanggang sa dulo, oh. Tila hindi ka dalagang Pilipina sa asal mo. Pabulong na sabi ni Lola Priscilla kay Lolita. At imbis na masaktan sa tagurin ni Lola sa kanya, ay kinurot pa ni Lolita sa tagiliran si Lola na tila kilig na kilig. Tingnan mo nga naman kasi Priscilla, oh, napakalagkit ng pagkakatingin niya sa'yo. Talo pa niya ang bikong nirarasyon mo. Halos patilipan itong sabi. Kaya naman napilitan na rin lumingon si Lola Priscilla kay Moises. At doon nga niya nakumpirma na kanina pang nakatitig sa kanya ang binata. Umiti pa ito at saka tinanggal ang sombrero sa ulo para magbigay galang sa kanya. Pero hindi ito ginantihan ang ngiti ni Lola bagkos ay inismeran pa nito ang binata at saka nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hoy Priscilla! Nakita ko ang iyong ginawa ha? Bakit naman ganon ang iyong pagtrato kay Moises? Ikaw na nga itong bukod na pinagpala sa lahat ng kumpul-kumpul na kadalagahan dito sa atin. Dahil ikaw lang ang pinapansin niyang si Moises tapos eh ganon lamang ang iyong ginawa. Nahihibang ka na ata. Hindi sumagot noon si Lola at kunwari masyado itong abala sa kanyang ginagawa pero sa totoo lang, sa gilid ng kanyang mga mata ay palihim itong pinakikiramdaman si Moises. At kahit papaano ay nakaramdam ito ng pagnanais na ngitian ito pabalik. Pero sa tuwing maaalala niya ang turo sa kanya ng kanyang ina at mga tiyahin na huwag basta-bastang maghahatid ng ngiti pabalik sa lalaki, ay babalik ito sa pagsimangot. Ayaw naman sana niyang maging suplada, lalo na kay Moises, pero ayon na kasi ang nakasanayan ng mga dalaga sa kanilang nayon. Buong magdamag na nasa bukid si Lola, ay wala itong ibang nasa isip kundi si Moises at ang mga ngiti nitong kay sarap baunin pa uwi. Napakagwapo nito kahit sa ang anggulo. Ramdam nga ni Lola ang pagiging maswerte niya dahil totoo nga naman umano ang sinasabi ni Lolita na siya lang ang babaeng nakapukaw ng atensyon ng estrangherong ito. Pagka-uwi ng bahay matapos ang pagkababad ni Lola sa bukid, ay agad itong nagpainit ng tubig pang banyo sa kanyang pagurang katawan. Matapos niyang malinisan ang kanyang katawan ay saka ito tumaas sa kanyang kwarto at binuksan ang bintana. Hapon na noon at presko na ang hangin. Kaya naman dumungaw ito sa malapad nitong bintana at nakapikit na sinasamyo ang hanging humahalik sa kanyang bilugang pisngi. At habang ginagawa niya yon ay hindi niya napigilan balikan ang mga nangyari kanina. Di niya napigilan ang sariling balikan sa kanyang alaala ang matatamis ng ngiti ni Moises na nakapagpaganda ng kanyang araw. Yaon bang ngiti na tila mas matamis pa sa bagong pitas na ubas? Dahil nga dito ay hindi rin niya napigilang mapangiti habang nakapikit at mas lalong hindi niya namalayan na kanina pa palang nakatingala mula sa labas si Moises. Nang magmulat ito at mapatingin sa baba ay kitang-kita niya
ang nakatingala at nakangiting si Moises sa kanya. Hindi mawari ni Lola ang gagawin at nagmukha itong estupida dahil halos hindi ito magkanda o gaga dahil nataranta na ito. Lalo na nang makita niyang hindi matanggal ang pagkakatitig sa kanya ng binata. Kaya naman bigla na lamang nitong sinara ang kapis na bintana at saka sumandal dito ng makasigurong saradong sarado ito. Tila nagtatalon-talon ang puso ni Lola dahil sa eksenang yon. Napasapo na lamang siya sa kanyang dibdib sa pagbabaka sakaling matigil ito sa pagkabog ng todo. Bakit nga kaya ganito ang epekto ni Moises sa kanya? Gayong mas marami pang makikisig na lalaki na nagpaparamdam sa kanya ng intensyon pero ngayon niya lamang naramdaman ang ganitong klaseng pakiramdam. Umiibig nga ba siya kay Moises? Hindi ito maaari. Pihadong hindi siya matatanggap ng kanyang mga magulang dahil si Moises ay isang hamak na magsasaka lamang. Sapat lang ang buhay nila Lola Priscilla. May sariling bahay at lupang sinasaka. Mag-isa lamang itong anak dahil hindi na kaya pang magsilang ng isa pang anak ang kanyang ina dahil may sakit ito sa puso. Kaya naman malaki ang nakaatang na responsibilidad kay Lola dahil siya lamang ang pwedeng asahan ng kanyang mga magulang. 25 na si Lola noong mga panahong kinausap siya ng kanyang ina at sinabing hahanapan siya ng lalaking mapapangasawa. Alam naman niya dati na balang araw ay ipagkakasundo ito sa isang lalaki na may kaya sa buhay at wala siyang laban dito. Pero mula noong nakilala niya si Moises ay tila nag-iba ang lahat. Tila sa isang iglap ay nakalimutan itong darating ang panahon na kailangan na niyang magpakasal sa lalaking mag-aangat sa kanilang estado sa buhay. Priscilla anak, balita namin ng iyong ama ay darating na ang kumpadre nito mula sa ibang bansa at kasama na ang binata nitong anak na si Julio. Natatandaan mo ba siya? Nakalaro mo na yun minsan bago sila nag-ibang bansa. Tumango na lamang si Priscilla noon sa sinabi ng kanyang ina. Abala din kasi ito sa pagsusulsi ng punda ng kanilang mga unan kaya hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang ina. Sa pagdating nila, mamamanhikan sila dito sa atin para formal nang hingin ang iyong kamay. Nabigla si Lola sa sinabi ng kanyang ina kaya naman ang karayom na pinagsusulsin ito ay nabaon sa kanyang hintuturo. Nagulat ito at napatayo nang makita ang dugo sa kanyang daliri. Agad namang sumaklolo ang kanyang ina sa kanya. Kumuha ito ng panyo sa tukador malapit sa kanila at pinisil ang hintuturo nitong nasugat upang paalpasin ang dugo. Mag-ingat ka nga Priscilla. Ingatan mo lalo na ang iyong katawan. Huwag na huwag kang magpapasugat o magpapakagat man lang sa lamok dahil nakakahiyang makita yan ni Julio kapag bumalik siya ng Pilipinas. Hindi maaaring kapag dumating ang oras na magkasama na kayo ay puro kapeklat sa iyong katawan. Abay nakakahiya. Hindi na nakapagsalita pa si Lola at alam niyang pinal na ang desisyon ng kanyang ina. Anumang oras na makabalik sa Pilipinas si Julio ay magiging isa na sila. Habang iyon ang kanyang iniisip ay hindi niya maiwasang masaktan lalo na kapag pasaglit na rumirehistro sa kanyang isipan ang gwapong mukha ni Moises. Sapat na ba itong kolorete ko sa mukha, Lolita? Mukhang napapasobra na ata sa mertiolite ang pisngi ko. Panayan tingin ni Lola Priscilla sa bilog nitong salamin para makumpirma kung tama lang ang pagpapaganda sa kanyang mukha. Ano ka ba naman? Napaka nipis ngang tunay ang lipstick at pulbos mo eh. Pero wagas pa rin ang iyong kagandahan. Samantalang ako heto, puro basang pulang crepe paper na ang nasa pisngi ko pero hindi pa rin umaangat ang ganda ko. Sagot ni Lolita na nakapagpatawa kay Lola Priscilla. Tara na nga't magsisimula na ata ang sayawan. Hinila na ni Lolita si Lola patungo sa loob ng balye. Alas 7 pa lamang ng gabi noon pero halos puno na ng mga silya ang mga kababaihang halatang pinaghahandaan ng besperas ng kasal ng isa nilang kakilala. Naku Priscilla, napakadaming magaganda rito. Baka magbutas lang ako ng bangko at wala man lang pumiling isayaw ako.
Nababahalang sabi ni Lolita habang nakakapit sa braso ni Lola. Ano ka ba naman? Maganda ka rin naman eh. Tara dun tayo sa dulo, may dalawa pang bakanting upuan. Madali ka! Nagtungo na nga sila sa kinakaroonan ng upuan na yon na halos pamadali pa sa paglalakad para makaupo na. Kaya naman hindi nila napansin ang pagbangga nila sa isang lalaking may matipunong katawan. Pagangat ng paningin ni Lola ay nakita niyang si Moises ito. Muntik na ngang matumba si Lola sa lakas ng pagkakabunggo nito. Buti na lamang at nasalo siya ng matipunong bisig ni Moises. Ayos ka lang ba, Priscilla? Nag-aalalang tanong ni Moises. Di na nakasagot pa si Lola at tila na istatwa ito sa kanyang kinakatayuan habang si Lolita naman ay paimpit na napatilin na tila nakapanood ng nakakakilig na eksena sa pelikula. Halos hindi na nga narinig ni Lola ang pagpapaalam ni Lolita na mauuna na ito sa upuan dahil napagkitna ang kanyang mga mata sa mukha ni Moises. Nanooy nakatitig na rin sa kanyang mukha. Napakaganda mo ngayon, Priscilla. Ito na lamang, Papa Dudut, ang naging sambit ni Moises upang basagin ang katahimikan sa kanilang dalawa. Hindi na nakabawi pa nang isasagot si Lola hanggang sa pumain lang na lamang ang musikang Moon River ni Andy Williams. Tila silang dalawa na lamang ang nasa paligid noon. Tila sa isang iglap ay nilamon ng kadiliman ang lahat ng andon. Maaari ba kitang maisayaw kahit na saglit lang? Kahit ilang minuto lang o segundo kung mamarapatin mo aking binibini. Malamyos na paanyaya ni Moises kay Lola at sa ilang segundong pagkakatulala ay inabot nito ang kanyang kanang kamay para pahintulutang isayaw siya sa gitna. Kapwa sila nagpakalunod sa saliw ng musika habang walang humpay ang pagkabog ng dibdib nitong pareho habang nagkakatitigan sa mga mata. Ang pinangakong ilang segundong sayaw ni Moises ay hindi na natupad dahil makalipas ang ilang pang minuto hanggang sa makailang ulit nang nagpalit ng musiko ay di pa rin sila natitinag sa pagsayaw. Di pa rin sila natitinag sa paghaplos ng puso ng bawat isa. Priscilla! Medyo may kalakas ang pagtawag ni Moises kay Lola. Kasalukuyan nagwawalis noon si Lola sa may bakuran isang umaga. Moises? Anong ginagawa mo dyan? Baka masugat ka sa mga tinik-tinik dyan. Nag-aalalang sabi ni Lola at saka binitawan nito ang walis para lapitan si Moises. Lumingon-lingon pa si Lola sa pag-iingat na may makakita sa kanilang dalawa noon. Ayos lang naman ako, Priscilla. Nais ko lang sanang ikaw ang una kong makita pagkagising ko nitong umaga. Nais ko ang kagandahan mo ang bumungad sa akin. Matalinghagang sabi ni Moises habang walang humpay ang pagtitig nito sa mukha ni Lola na ikinapula ng mukha nito. Dahilan para umiwas ito ng tingin. Kung papayagan mo ako ay nais ko sanang makasama kang mag-almusal sa bukid. Dala ko ngayon ay binalot na adobong palaka, sinangag na kanin at atsara. Bahagyan itong inangat ang dala-dala nito para ipakita kay Lola. May pag-aalinlangan noon sa mukha ni Lola at nais niyang makasama si Moises, pero sa tuwing naiisip nito ang posibleng galit na babalandra sa mukha ng kanyang ina, oras na malamang tumaka siya ay bigla na lamang itong paghaharian ng takot. Eh kasi Moises, baka hanapin ako ni Inang kapag hindi niya ako madatnan dito. Nawala ang ngiti sa labi ni Moises pero hindi ito sumuko. Nauunawaan ko naman yon. O siya, ganito na lamang. Siguro naman ay papayag kang kahit dito na lamang tayo sa kinakatayuan kong bakod kumain. Sayang naman tong dala ko eh. Ikaw lang naman ang nais kong makasalo ngayong umaga. Sana naman ay hindi mo ako matanggihan. Halos pagsusumamong sabi ni Moises. Ngumiti si Lola. Alam niyang kahinaan niya si Moises at kailanman ay mahihirapan talaga itong tanggihan ng binata sa mga gusto nito. Bago tumawid si Lola sa bakod na yon ay sumili pa itong muli sa kanilang bahay para masiguradong hindi siya nakita ng kanyang ina. At doon na nagsimula, papadudot ang lahat ng sa kanila ni Moises. Doon na nagsimula ang unawaan nilang dalawa.
ang unawaan ng kanilang mga puso na parang sila sa isa't isa at nais nilang magkasama sa bawat pagising ng araw sa umaga. Bukod sa estado ng buhay, ay magkaibang magkaiba rin sina Lola at Moises sa ibang bagay. Duwag si Lola. Duwag sa maraming bagay. Duwag na ipaglaban ang kanyang mumunting boses sa loob ng kanilang tahanan. Duwag ito na sabihin sa kanyang mga magulang ang bawat hinaing nito sa lahat ng gusto nila para sa kanya. Duwag. Yan si Lola pero si Moises, ibang-iba. Si Moises ay matapang at kaya niyang ipaglaban ang mga bagay na alam niyang magpapasaya sa kanya. Kaya nga ito nagtungo ng Quezon para makipagsapalaran kahit wala itong alam tungkol sa lugar na yon. Basta na lang itong sumama sa mga magsasakang darayo sa lugar na yon. Tinakasan ito ang kanyang mga magulang na walang ibang nais para sa kanya kundi ang pilitin siyang ligawan ng anak ng kanilang mayor sa probinsya na matindi ang pagkakahumaling sa kanya. Tinanggihan niya ito ng buong tapang dahil naniniwala siya na saka lamang ito sisiping sa ibang babae kapag alam niyang may pag-ibig na siya sa kanyang puso at di niya yon kailanman nakita sa anak ng kanilang mayor. Kaya upang makatakas na sa nais ng mga magulang niya para sa kanya ay nakipagsapalaran ito sa Quezon nang walang kahit na anong armas para makibaka sa panibagong mundong haharapin niya. Matapang si Moises dahil nagawa nitong ipaglaban kung ano ang nasa puso niya. Pero si Lola, duwag. Di nito maipaglaban ang kanyang puso na sapilitang nagpapaalipin sa nais ng kanyang ina. Kaya nga di mo malubos maisip na isang araw, ang dalawang magkaibang taong ito ay magtatagpo at mahuhulog sa bawat isa. Isang matapang, isang duwag. May puwang ba ang mundo ng pag-ibig para sa kanila? Ilang araw, ilang linggo at ilang buwan ang nakakalipas na tanging ang bakod ni Lola at ang bakanting lote sa kabila ang naging saksi sa busilak na pagmamahalan nilang dalawa ni Moises. Tuwing sasapit ng umaga ay magkikita sila. Pagsasaluhan ang baong binalot ni Moises habang nagtatawanan kahit puno ng kaba ang kanilang mga puso na may makakita sa kanila. Tuwing hapon ay dadayuhin siyang muli ni Moises para abutan ang pulang gumamela na ilalagay at iipit nito sa kanyang mahaba at itim na buhok. Tuwing gabi ay nagkukulong si Lola sa kanyang kwarto at nagpapanggap na tulog habang ang ilang ilaw mula sa lampara ang siyang tumutulong sa kanya para mabasa ang mga tulang ginawa ni Moises para sa kanya. Mahal nila ang isa't isa, Papa Dudut. Yon ang alam nila. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng kakaibang saya at kalayaan si Lola mula sa mundo niyang puro rehas at tinik. Ganito pala talaga ang pag-ibig. Napakasarap ramdamin. Lalo na kapag ang iyong piniling mahalin ay kaparehas ng iyong damdamin. Sapat na sa kanila ang mga nakaw na sandaling ito. Wala naman silang ibang magagawa dahil ito lang ang nakikita nilang paraan para maibuhos nila ang nararamdaman para sa isa't isa. Pero hanggang kailan nga kaya? Hanggang kailan sila magtatago sa anino ng kanilang mga nararamdaman? Mahal kita, Priscilla. At tanging ikaw lang ang babaeng gusto kong iharap sa dambana. Ikaw lang. Ito ang madamdaming sabi ni Moises kay Lola nang minsang magtagpo sila sa bakod. Hindi naman nakasagot noon si Priscilla kahit pa alam niya na pareho sila ng nararamdaman. Hindi ito nakasagot dahil naduwag na naman ito na oras sasabihin niya kay Moises ay hilingin itong ipaglaban siya sa mga magulang niya at iyon ang hindi niya kayang gawin. Hindi pa niya kaya. Duwag si Lola, sana balang araw ay maambunan man lang siya ng tapang ni Moises para sa tamang panahon kapag takda na ang lahat. Ay magawa na rin niyang ipaglaban si Moises sa lahat. Moises, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Lola nang mapagbuksan ito ang pintuan ang binata. Aakyat ng ligaw. Maari na ba akong pumasok? Pinagmasdan ito ni Lola mula ulo hanggang sa paa.
todo pomada ito sa kanyang makapal na buhok at ang kamisetang chino nito ay planchadong planchado habang ang pangibaba nitong pantalon ay bitin at halatang hiniram lang sa iba. Nakalpumbrang tsinelas ito na hindi bumagay sa kanyang suot. Pero nauunawaan naman ito ni Lola dahil alam naman niyang sa lahat sa kasuotan si Moises. Hindi ka maaaring pumasok. Andito si Inang. Mapapagalitan ako. Halos pamaktol na sabi ni Lola na kahit nakaramdam siya ng ligaya na nakita niya ang pagnanais ni Moises na makilala ang mga magulang niya para formal nang makuha ang biyaya nila para sa kanila. Kaya nga ako aakit ng ligaw para makilala at makaharap sila. Bago pa man makasagot si Lola ay dumating na ang kanyang inang. Lumabas ito mula sa kwarto at nakita sila. Sino yan, Priscilla? Nakakunot noong tanong at tanaw ng kanyang ina. Si Moises po, inang. Puno ng kabang sagot ni Lola. Ang dayong magsasaka sa atin? Lumapit ito sa kanila at saka hinarap si Moises. May kailangan ka ba sa bukid, iho, at mukhang sinadya mo pa kami sa bahay? Blankong tanong nito. Sa itsura ni Moises ay halatang kabado rin ito pero nagawa nitong sumagot. Wala naman ho, Ginang. Nais ko lang po sanang umakyat ng ligaw sa inyong dalaga. Lakas loob nitong sagot na nagpapuyo sa mukha ng ina ni Lola. Ilang saglit nang napuno ng tensyon ang loob ng kabahayan bago tuluyang nagsalita si inang. Tumuloy ka. Maupo ka sa sala at ikaw, Priscilla, sumunod ka sa akin para magprepara ng makakain niya. Harata ang katarayan sa boses nito at nang tuluyan silang makalayo patungo sa kusina ay saka naglabas ng galit si inang kay Lola. Ayoko sa kanya. Sino nagsabi sa iyo na may karapatan kang magpaligaw sa isang hampas lupa? May nakatakda na para sa iyo, Priscilla. Tandaan mo yan. Baka naman pwedeng maghintay ka lang ng konting panahon. Hindi na nito hinintay pang makasagot si Lola at saka tuluyan na siyang iniwan sa sala. Bibigyan kita ng isang oras para istimahin niyang lalaki na yan. Maglabas ka lang ng tubig at pandesal na tira dyan. Yan lang naman ang pwedeng ipakain sa katulad niya. Nang makatalikod na si inang ay saka naman dumagsa ang kanina pang pigil na mga luha ni Lola. At bago pa man siya lumabas ng kusina, pabalik sa sala, ay pinunasan nito ang mga bakas ng luha sa kanyang mga mata para hindi makita ni Moises na nahihirapan siya. Priscilla, bumangon ka na. Isuot mo ang bestidang ito, madali ka. Nagmamadaling sabi ni inang kay Lola. Walang pahintulot itong pumasok sa kanyang kwarto at saka nagbukas ng tukador para kumuha ng salwal ni Lola at sandalyas. Bakit po, inang? Saan ho ba tayo pupunta? Papungas-pungas pa ito habang pilit na binabangon ang katawan sa kama. Huwag nang maraming tanong. Maligo ka na at isuot ang damit na yan at hihintayin ka namin sa baba. Huwag mong tagalan. Tumalikod na si inang at iniwan na si Lola para makapag-ayos na ito. Hihintayin ka namin sa baba. Namin? Sinong namin? Nagtataka man kung sino ang kasama ng kanyang ina, ay sinunod na lamang nito ang gusto niyang mag-ayos na. Wala pang isang oras ay natapos na ito, naligo lang naman at nagbihis, nagpulbo ng kaunti. Nang matapos ito ay bumaba na rin siya para malaman kung sino ang bisita nila. Pakanta-kanta pa si Lola noon at walang kaalam-alam sa kung ano ang meron ng araw na yon. At nang makarating ito sa ibaba ay nadatnan niya ang kanyang ina at ama kasama ang binatang pamilyar siyang tunay. Isang binata, papadudot, na alam niyang minsan na niyang nakasama sa nakaraan. Kumusta ka na, Priscilla? Ito ang tanong ng lalaking ito. Isang lalaki, papadudot, na matipuno, maputla ang balat at may biloy ang magkabilang pisngi. Si Julio, ang kababata ni Priscilla. Si Julio, na sa kanya ay balak ipagkasundo. Si Julio, papadudot, ang kababata ni Lola na kadarating lamang mula sa ibang bansa at nais nang iprepara para sa nalalapit nilang kasal sa lalong madaling panahon.
Iyon kasi ang naging kahilingan ng ama ni Julio dahil nais nitong magkaroon ng apo. Simpatiko ito. Ito ang madalas nabanggitin ng inahang ni Lola sa tuwing madadapuan ito ng tingin ng binata. Guwapo naman kasi ito talaga at sa galaw pa lamang ay halatang may pinag-aralan na. Kung ibang babae lamang siguro ay talagang mahuhumaling na kay Julio. Pero hindi si Lola. Hindi niya ito gusto. Habang magkausap nga sila sa hapagkainan ay panaititig ni Julio kay Lola. Halatang gandang-ganda ito sa kanya, madalas niya itong iwasan ng tingin. At nang mapag-isa na silang dalawa, sa may sala ay panayang papuri ni Julio kay Lola at halos sabihin na nito lahat ng plano niya sa kanilang dalawa kapag sila ay nakasal na. Pilit ng mga ngiti at sagot ni Lola sa kanya. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala ng gana sa kanya si Julio at tila mas lalo pa itong nagpursige ng araw na iyon na makuha ang puso ni Lola. Pero mukhang malabo iyong mangyari dahil alam ni Lola na isa lang ang lalaki nagmamay-ari ng puso niya. Alam niya sa sarili niya na habang nagpaplano na si Julio ng kinabukasan nilang dalawa ay lumilipad ang utak ni Lola patungo sa kinabukasan nilang dalawa ni Moises. Si Moises ang lahat-lahat sa kanya. Pero paano nga ba niya kakalabanin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang para sundin ang dikta ng kanyang puso't isipan? Duwag siya. Alam niya yon at paano niya ipaglalaban ang pag-ibig na nais niya kung iba ang nakatakda para sa kanya. Priscilla, sigaw ni Moises nang magkita sila sa bukid. Binilisan ni Lola ang paglalakad habang hawak ang bayong na pinaglagyan nito ng ulam ng mga trabahador nila sa bukid. Tila din nila pansin ang pagtawag ni Moises sa kanya. Ilang linggo pa rin itong sinubukang iwasan si Moises dahil nga sa nalalapit nitong kasal kay Julio. Sinubukan nitong iwasan si Moises upang hindi lumalim ang kanyang nararamdaman para sa araw mismo ng kasal nila ni Julio ay tuluyan na niyang makalimutan ang binata. Priscilla, bakit mo ba ako iniiwasan? May nagawa ba ako? Sabihin mo lang at itatama ko. Tila pagsusumbong na sabi ni Moises sa kanya nang magawa nitong makaharap si Lola. Hindi makatingin si Lola sa mga matang nangungulila ni Moises. Alam niya ang kahinaan niya ito. Nagbaga ito ng tingin at ilang saglit pa ay hindi na napigilan pa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Moises, tigilan mo na ako para mo nang awa. Halos pabulong nitong sabi. Nangat ni Moises ang mukha ni Lola mula sa kanyang baba para tingnan sa mata. Ano bang problema, Priscilla? Parang awa mo na oh. Sabihin mo naman sa akin kung anong nagawa ko. Ilang araw na akong hindi makatulog sa kakaisip kung bakit ka umiiwas sa akin. Noon ay naiiyak na sabi ni Moises. Hindi alam ni Lola kung sasagutin pa ba niya ang tanong ni Moises pero kailangan nitong malaman ang katotohanan. Moises, ikakasal na ako. Kaya tantanan mo na ako. Akmang aalis na si Lola noon pero hinablot siya ni Moises papalapit sa kanyang bisig at tila nakalas ang mga buto ni Lola sa panghihina at tuluyan ng sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Moises. Hindi ka pwedeng ikasal. Akin ka. Ako ang mahal mo at mahal kita. Yun naman ang mahalaga, hindi ba? Kapwa na sila nag-iyakan ng sambitin ito ni Moises. Pero anong gagawin ko, Moises? Nakatakda na akong ikasal kay Julio. Wala akong laban, alam mo yan. Wala. Matapos sabihin ito ni Lola ay hindi na nagsalita pa si Moises. At nang makabawi ito ay nagsabi kaagad ito ng plano. Tatakas tayo. Sabi ng binata. Nag-angat ng tingin si Lola at nagtatakang tinignan sa mga mata si Moises. Tatakas tayo, Priscilla. Malayo dito. Itatakas kita at magsasama tayong dalawa. Kaya mo bang samahan ako sa plano kong ito? Mahal kita at alam mong mahal kita. Lalaban tayo. Kahit ano pa ang takot mo, andito ako at kasama mo ko.
At sa unang beses sa buhay ni Lola ay nakaramdam siya ng tapang. Sumama siya kay Moises ng mismong araw na yon. Dala ang pag-asang hindi na sila mapaghihiwalay pa ng tadhana. Nagdanan sila sa pag-asang hindi na hahantong pa sa altar si Lola. Kasama ang lalaking hindi naman niya mahal. Naku iha, kumain ka pa. Marami-rami pang dalag dyan at sabayan mo ng kamatis. Pangiinganyo na sabi ng tiyuhin ni Moises kay Lola. Papa Dudut, nagdanan nga sina Lola at si Moises. At nakisubsub muna panandalian sa bahay ng tiyuhin ni Moises. Sa isang liblib sa bayan malayo sa Quezon. Wala ngang kadaladalang damit noon si Lola. Dahil agad itong inaya ni Moises na lisanin na ang kanilang lugar para tuluyan na silang magsamang dalawa. Wala namang pinagsisihan dito si Lola dahil sa unang beses nga sa kanyang buhay ay nagawa niya ang nais niya. At ito ay ang makasama ang taong pinakamamahal niya. Alam niyang pinaghahanap na sila ng kanyang magulang pero walang pakialam noon si Lola dahil nga panatag ang kanyang pakiramdam sa piling ni Moises. Halos isang linggo na nga na magkasama sila at walang kapantay ang kanyang ligaya dahil sa kasama nito ang taong mahal niya at walang araw na hindi nito pinaramdam sa kanya ang di siya mahalaga. Naku, busog na busog ho ako, Tio Felipe. Nakakahiya naman po at baka mamaya eh maubusan na kayo ng makakain yan. Nahihiyang pagtangki ni Lola. Ngumiti lamang ito si Tio Felipe at saka binitawan na ang platong may isda at saka nagseryoso. Eh hindi naman sa panghihimasok, Priscilla Moises ano. Pero ano bang plano nyo matapos ang pagtatanan ninyo? Kailan nyo ba balak na harapin ang mga magulang ni Priscilla para ipaglaban ang inyong pag-iibigan? Tiyak na nag-aalala na ang mga magulang ni Priscilla. Kapa walang nakapagsalita sa kanilang dalawa dahil nga sa wala pa ni isa sa kanila ang may plano na kausapin ang kanilang mga magulang tungkol dito. Basta ang mahalaga lamang sa kanila noon ay ang makasama ang bawat isa. Iyon lamang kaya nga noong sumapit na ang gabi at kapwa sila nasa higaan noon ay di sila madalaw-dalaw ng antok. Dahil paikot-ikot lamang sa kanilang isipan ang sinabi ni Tio Felipe sa kung anong balak nilang dalawa. Ano nga ba ang susunod nating gagawin, Moises? Tanong ni Lola sa kanyang kasintahan. Niyakap lamang siya nito at saka napabuntong hininga. Hindi ko rin alam, Priscilla eh. Maski ako eh, natatakot din. Pero alam kong makakayanan natin to basta hawak mo lang ang kamay ko at panatag akong magagawa nating malagpasan ito. Basta Priscilla, ipangako mo na lalaban tayong pareho. Ipangako mong ako at ikaw tayong dalawang magkasama kahit na anong sabihin at gustuhin nila. Hinalikan ni Moises ano si Lola at saka niyakap ito ng napakahigpit. Hindi na kailangan pang sumagot ni Lola dahil kampante siyang tiwala si Moises. Natuto pa rin nito ang pangako nila sa isa't isa. Basta may tutulong at kukuha sa atin, oras na makarating tayo sa bundok, kumpleto ng lahat. Basta huwag ka nang aatras, Moises. Matagal ko na rin tong inuungot sa'yo. Ito ang narinig ni Lola mula sa kasama ni Moises. Hindi nga nadugtungan pa ang usapan nila nang makita nila si Lola. Kapwa natahimik at agad-agad na nagpaalam na ang lalaki sa kanila. Nang makaalis na ang lalaki ay nagawa na rin magtanong ni Lola. Sino yun, Moises, at ano yung pinag-uusapan nyo? Nagugulumihan ang tanong ni Lola na tila walang balak sagutin ni Moises. Ilang sandaling nagtatalo ang damdamin ni Moises sa kung sasabihin ba nito kay Lola ang pinag-usapan nila ng lalaking yon. At sa huli ay wala ring nakuhang sagot si Lola. Di na lamang nagumpisa si Lola at umasang balang araw ay malalaman niya rin ito mula sa bibig mismo ni Moises. Pero lumipas ang ilang araw at linggo, napapadalas ang pagpunta ng lalaking ito at madalas na nahuhuli niyang nag-uusap ang mga ito sa isang seryosong usapan. Di niya maintindihan kung ano ang kanilang pinag-uusapan pero isang bagay lang ang sigurado si Lola.
Nagiging mapilit ang lalaki na isama si Moises sa kung saan at hindi nga maganda ang kutob ni Lola, pero pinagsasawalang bahala na lamang niya ito alang-alang kay Moises. Ayaw niyang makialam at mas lalong ayaw niya itong maging simula ng pagtatalo nila. Kaya nga pinili na lamang ni Lola na manahimik at hintayin ng tamang panahon kung kailan kaya nang sabihin ni Moises kung sino ang lalaking iyon at kung ano ang plano nito sa kanya. Lumabas ka, Priscilla! Ang sigaw na ito ang nagpabangon kay Lola isang umaga ng Linggo. Apaan itong tinungo ang bintana sa kanilang kwarto ni Moises at nagulantang ito sa kanyang nakita. Si Moises ay hawak ng dalawang pulis habang ang inang ni Lola ay paulit-ulit itong sinasampal habang palingon-lingon sa paligid at pasigaw-sigaw ng pangalan ni Lola. Sinubukan pang magtago ni Lola pero huli na dahil nakita ito ng kanyang inang. Priscilla! Lumabas ka dyan kung ayaw mong latayan ko ang buong katawan ng magaling na lalaking ito. Panduduro ni inang kay Moises habang hinahampas-hampas nito ang ulo ng binata. Agad na patakbo habang umiiyak palabas si Lola upang sagipin si Moises. Pero bago pa man ito makalabas ng pintuan ay nakita niya ang kanyang ama at hinablot ito papalabas ng bahay. Pagkarating nila sa labas ay agad nang sinalubong ito ng malutong na sampal mula kay inang. Eto? Eto ba ang igaganti mo? Eto ba ang dahilan kung bakit kaming mga magulang mo ay natutunan mong suwayin? Muli itong sinampal habang ang ama ni Lola ay nakatingin lamang sa kanila. Sasama ka sa amin ngayon din. Naghihintay sa iyo si Julio. Nangako kaming ibabalik ka namin sa kanya anuman ang mangyari. At oras na sumuway ka at magtangkang tumakas muli ay magpasensyahan na lamang tayo. Pero hindi mo na makikitang buhay ang lalaking ito. Puno ng pagbabanta si inang noon. Umiiyak na lumuhod si Lola kay inang habang nagmamakaawang patakasin na si Moises at handa siyang sumama anumang oras. Hinablot lamang nito ni inang at bago pa man siya makaladkad ay nagawa pa nitong makaalpa sa matinding pagkakahawak sa kanya ni inang. Yumakap ito ng ilang segundo kay Moises na noon ay nanghihina na. Babalikan kita, Priscilla. Pangako! Iyon ang huling bulong ni Moises bago tuloy ang habluting muli ni inang si Lola at kaladka rin patungo sa sasakyan. Nang makasakay na sila ay kitang-kita niya ang walang habas na pagsisikmura ng dalawang pulis kay Moises. Moises, maghihintay ako. Bumalik ka. Maghihintay ako. Ito ang naging bulong sa kanyang isipan habang lula ng sasakyan pabalik sa mundong tinakda sa kanya ng kanyang mga magulang. Araw-gabi ay walang ibang ginawa si Lola kundi ang umiyak. Halos 2 linggo nang nakakalipas noong nabawi siya ng kanyang mga magulang mula kay Moises. Natatakot siyang isipin na wala na ito pero matapang pa rin ang kanyang puso na hanggang sa ngayon ay umaasa sa huling mga salitang binitawan sa kanya ni Moises. Nababalikan siya nito at muli silang magkakasama. Pero bakit ganon? Hanggang sa ngayon ay wala pa rin ito. Araw-araw ay nasa bakod si Lola. Umaasa na isang araw ay iluluwa ng bakod na yon si Moises at magsasama silang dalawa. Pero wala. Mula sa pagkakahiga ni Lola sa kama ay dumediretso ito sa harapan ng salamin sa kanyang tukador. Kitang-kita niya ang bakas ng kapayatan niya sa refleksyon ng salamin. Maitim ang ibaba ng kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak at pagpupuyat kakahintay na baka anumang oras ay dumating si Moises para sagapin siya. Ang labi nitong dati kasing pula ng rosas ay ngayon ay tila nabababad ng suka dahil tila pinanawa na ito ng dugo dahil sa pamumutla. Habang ang gilid ng kanyang labi ay may mga pasa, maski ang gilid ng kanyang leeg ay mayroon din, ganun din ang kanyang magkabilang braso na may mga kalmot at pasa.
kagagawan ito ng kanyang ina dahil ilang beses nang tinangkang tumakas ni Lola pero ilang beses din itong nahuli. Walang nakakaalam sa natural niyang itsura sa ngayon, lalong-lalo na si Julio dahil oras na bibisita ito sa kanya ay tinatabunan siya ng makakapal na kolorete ng kanyang ina para maitago ang pasangdulot ng kanyang mga kamay. Pinagsusuot ito ng makapal na kasuotan kahit tirik ang araw para lamang maitago ang kapayatan at mga pasa nito sa katawan. Ayaw na niyang mabuhay. Iyon ang nasa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang walang buhay nitong mga mata. Hanggang sa muli na namang nabahira ng luha ang kanyang mga pisngi. At tulad ng mga naunang gabi, wala naman itong humpay sa pag-iyak pero paimpit-impit lamang dahil sa oras na marinig ng kanyang ina ay paniguradong panibagong pasana naman ang uusbong sa kanyang pagurang katawan. Ale? Aling Priscilla? Kasalukuyang nagwawalis noon si Priscilla sa likod ng marinig nito ang mahinang pagtawag sa kanya ni Pipito, ang batang kapitbahay nito. Pipito, o anong kailangan mo? Pilit na pinasigla ni Lola ang paus nitong boses. Lumingon-lingon pa si Pipito bago nagsalita. At nang masigurado marahil na walang sino man ang nakakakita sa kanila ay nilabas nito ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Inabot nito iyon kay Lola at bago tuloy ang umalis ay bumulong pa ito. Mula po yan kay Kuya Moises at pinapasabi niya na mahal ka daw niya. Hindi na nito hinintay pa na makapagsalita si Lola at agad itong tumakbo papalayo sa bakod na yon. Nanginginig ang mga kamay ni Lola noon, hindi makapaniwala sa mga narinig nito. Hindi makapaniwala na may isang sulat na mula kay Moises. Hindi siya nakalimutan ni Moises kahit halos 2 buwan na ang lumipas na hindi ito nagparamdam sa kanya. Tumingin-tingin muna si Lola sa kanyang paligid upang masiguradong walang nakakakita sa kanya, lalo na ang kanyang inang. At nang kampante na itong nag-iisa siya ay naupo siya sa bangkong kahoy at saka binuklat ng kapirasong papel na hawak nito. Mahal kong Priscilla, aasahan kita ganap na alas 3 impunto ng madaling araw sa Miyerkules sa bakod niyo kung saan kita unang nahagkan at nakilala. Mahal ko, patawarin mo ako sa tagal ng ginawa kong pagpapahintay sa iyo. Mahal ko, darating ako, pangako. Moises. Tuluyan ang pumataka ang mga luha ni Lola habang hawak ang sulat na yon. Ang mga luhang yon ay luha ng pangungulila at kasiyahan dahil muli niyang makikita ang lalaking minamahal niya. Niyakap nito ang papel at ilang minuto nitong hinayaan ang sariling mababad sa luha ng pinaghalong saya at pangungulila. Dumating na ang oras ng pagkikita nila Lola at Moises. Puno ng kaba ang puso ni Lola habang dahan-dahan itong nagtungo sa bakod kung saan sila magkikita. Para itong pusang hindi halos marinig ang bawat yapak ng mga paa. Alas 3 impunto na, alam niyang darating na si Moises na sa likod ng bakod si Lola habang nilalamig at tanging balabal na pula ang tinakip nito sa kanyang mga braso. Ilang segundo pa ay narinig na niya ang mahinang kaluskos mula sa kanyang likuran at alam niyang dumating na ang lalaking kanyang pinakahihintay. Sila! Pabulong na sabi ni Moises kay Priscilla at agad na napatakbo si Lola papalapit at papatawid sa bakod. Inalalayan siya ni Moises upang makasampa palabas ng bakod at doon ay wala silang sinayang na sandali sa kapwa dahil sabik na niyakap nila ang bawat isa. Walang salita, walang gumagalaw. Tanging pagkahumaling lamang sa pagkakaiyakap ang tanging nais nila na mga oras na yon. At nang makontento na sila sa mga sandaling yon ay saka siya hinagkan sa noon ni Moises. Bakit ngayong ka lamang? Umiiyak na sabi ni Lola habang hawak ang magkabilang pisngi ni Moises. Umiiyak na rin noon si Moises. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko sinadyang paghintayin ka ng ganito katagal.
Pero nais kong malaman mo na walang araw na hindi ka sumagi sa isipan ko at walang araw na hindi ko ninais na itakbo kang muli papalayo sa lugar na ito. Pero hinintay ko ang tamang panahon para sa ating muling pagkikita. Nabuhayan ng loob si Lola dahil alam nito na makakalayo na silang muli. Perpekto na ang panahong iyon na makalayo sila habang tulog pa ang buong mundo. Halika na, Moises. Handa na ako. Lumayo na tayo, parang awa mo na. Matagal-tagal na akong nangungulila sa'yo, kaya itakas mo na ako sa impyernong buhay na ito. Nagsusumamong sabi ni Lola. Akala niya ay gagalaw si Moises para ipakitang handa na rin itong isama siya papalayo sa lugar na yon. Pero tumitig lamang ito sa kanyang mga mata at doon ay naramdaman niya ang bigat ng kanyang nadarama. Priscilla, hindi ako narito upang itakas ka. Priscilla, andito ako para makita ka at sa huling pagkakataon ay magpaalam sa'yo. Mahal ko, iyak na sabi ni Moises. Natulala na lamang si Lola dahil hindi niya alam kung ano ba ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Hindi kita maintindihan, Moises. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit ka pa nagbalik kung aalis ka rin? Hindi na napigilan pa ni Lola ang paghagulhol. Priscilla, mamumundok na ako. Mamayang alas 5 ay tatahakin ko ng mundo ng mga rebelde. Kasama ang lalaking madalas kong nakakausap sa bahay ng tiyuhin. Naaalala mo? Matagal-tagal na naming plano yon. Pero nang makilala kita ay nagbago ang isipan ko at mas pinili kong manatili sa iyong piling. Pero nang ilayo ka nila sa akin at nakita ko ang hirap na dinulot ko sa iyong buhay, ay nagbalik loob ako sa pamumundok. Priscilla, ayaw ko nang mahirapan ka dahil sa akin. Kitang-kita ko ngayon ang itsura mo at bakas ko dito ang bawat sakit ng hirap na alam kong dulot ko. Di na hinintay pa ni Lola na matapos ang sinasabi ni Moises at agad nitong sinampalang binata at akmang aalis na sana ito, pero pinigilan siya ni Moises at agad na niyakap. Nagpumilit si Lola na makaalpas mula sa yakap na yon, pero nakaramdam siya ng pangihina. At sa huli ay nagpagupo na lamang ito sa kahinaang iyon. Muli na naman silang nag-iyakan. At sa huli ay si Moises ang unang naglakas ng loob na magsalita. Hindi ibig sabihin na nagpapaalam ako sa iyo, ay nagpapaalam na rin ako sa kinabukasan natin. Priscilla, mahal ko. Hindi ba't nangako ako sa iyong babalik ako? Priscilla, hintayin mo ko. Kapag tama ng panahon, kapag hinug na ang mga puso ng iyong mga magulang upang mapatawad nila ako, mapatawad nila tayo. Doon ay babalik ako sa mismong bakod na ito. Sa mismong bakod na ito, bago magdapit hapon ay muli tayong magkikita. Sa tamang panahon, tutuparin ko ang mga pangako at pangarap nating dalawa. Sa tamang panahon ay darating ako. Unawain mo sana na kailangan ko lamang itong gawin pansamantala. Kailangan kong lumayo sa iyo, pero asahan mo sa mismong bakod na ito, muli tayong magkikita. Kakalabanin ko ang tadhana para tayo ay itakda para sa isa't isa. Pangako, mahal ko, ikaw lang ang laman ng puso ko. Pangako na hindi ko palalagpasin ang bawat araw na hindi ka sasaglit sa aking isipan dahil mahal ko. Ikaw na ang buhay ko. Ito ang huling sinabi ni Moises kay Lola bago siya hagkan sa labi sa huling pagkakataon. Isang pangako na naman ang binitawan ni Moises. Moises, maghihintay ako. Bumalik ka, mahal ko. Tuparin mo ang pangako mo araw-araw. Maghihintay ako sa iyo sa bakod na to habang hinihintay ang tamang oras ng pagbabalik mo.
Mahal ko to pa rin nawa ng Diyos ang pangako mong kakalabanin mo ang tadhana para tayong dalawa ay magsama. Ito naman ang naging mga salita ni Lola bago nito pinapulupot ng pulang balabal sa liig ni Moises. Sa oras na magbalik ka, sana'y bitbit mo pa rin ang balabal na yan. Tandaan ang pangako mo. Tandaan ang pagmamahal ko. Aasahan ko ang iyong pagbabalik, mahal ko, at asahan mong hindi kukupas ang pagmamahal ko sa iyo. Sa huling pagkakataon, Papa Dudut, ay muli silang nagkayakapan at ang tanging bakod na iyon ang naging saksi sa wagas na pagmamahal at isang pangakong nais mabigyan ng katuparan. Andito ka lang pala, Priscilla. Kanina ka pa naming hinahanap. Nag-aalalang sabi ni Lolita nang maabutan nito si Lola sa likod bakod. Hindi nagsalita si Lola noon at patuloy lamang sa pagtitig sa bakod. Nilapitan siya ni Lolita at inayos ang laylaya ng trahe de boda nito. Priscilla, kakapitan ng lupa ang trahe de boda mo. Kulang-kulang isang oras na kailangan mo nang magtungo sa simbahan. Araw iyon ang kasal ni Lola at ni Julio. Saktong isang taon mula nang umalis si Moises. At mula pa nang simula, Papa Dudut, ay walang mintis na naghihintay bawat araw si Lola sa likod bakod upang masigurong dadatnan siya ni Moises sakaling bumalik ito, maski nga ng mismong araw ng kasal nito kay Julio. Hindi pa rin natinag si Lola. Umaasa siya na baka sakaling ito na ang araw na magkikita sila, pero wala, Papa Dudut. Walang dumating na Moises noong araw na yon, kaya naman si Lola ay napahagulhol na lamang at huli na ba ang lahat? Tapos na ba ang paghihintay? Pwede bang maghintay pa ng ilang minuto, Lolita? Baka naman makahabol pa si Moises at mailayo niya ako dito. Umiiyak na sabi ni Lola. Lumapit sa kanya si Lolita at saka niyakap siya ng mahigpit. Priscilla, alam kong mahal mo si Moises at alam kong nais pa ng iyong puso na maghintay pa, pero kailangan mo nang tapusin to. Ikakasal ka na. Wala na si Moises. Kung nais ka talaga niyang balikan, sana noon pa. Pag-aalo ni Lolita sa umiiyak na si Lola. Pero nangako kasi siya eh. Sabi niya, babalik siya. Naniniwala ako kasi alam kong mahal niya ako. Konting minuto pa, Lolita. Konti pa. Parating na siya. Noon naman ay hinarap siya ni Lolita at pinahira ng nasirang kolorete sa mukha. Priscilla, tama na. Tanggapin mo lang na wala na siya. Marahil ay hindi na darating ang tamang panahon na sinasabi ni Moises. Marahil ang pangako niya sa iyo ay hindi na madudugtungan pa ng katotohanan. Maawa ka naman sa sarili mo, Priscilla. Halika na, naghihintay na sila. Inakay na nito ang nangihinang si Lola at bago pa man sila tuluyang makalayo sa bakod, ay muling lumingon dito si Lola at muling nangako sa kanyang sarili na doon ay maghihintay pa itong muli. Kahit ilang taon pa, ilang dekada o maski siglo, darating siya, darating si Moises, nangako siya, nangako siya. Lucky pa rin. Ang isang taong paghihintay ay inabot ng 5 taon, isang dekada hanggang sa umabot na nga ng mahigit 5 dekada. Mahigit 5 dekada na ang pabalik-balik si Lola sa likod bakod upang abangan si Moises. Kahit nga kinasal na ito kay Lolo Julio ay hindi nawala ang pag-asa nitong balang araw ay babalik si Moises bitbit ang pulang balabal nito. Alam ng lahat ang pagtambay-tambay ni Lola sa likod bakod tuwing sasapit ang umaga at tuwing dapit hapon, pero ni isa ay walang nakakaalam ng totoong dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Maski si Lolo Julio ay walang ideya sa kung ano ang dahilan ni Lola
at ni minsan ay hindi nito nagawang tanungin kay Lola. Marahil ay sa takot na makumpirma ang katotohanan na si Moises ang kanyang hinihintay na bumalik. Lilet, apo, iyan ang aming kwento. Ang kwento ng totoong pag-ibig ko na hanggang sa ngayon ay umaasa ako bago pa man lang ako bawian ng buhay ng Panginoon ay muli ko siyang makita. Mayakap at matanong kung kumusta na siya. Ito ang nahihirapang sabi ni Lola sa akin sa pagtatapos ng kanyang kwento. Hirap man din ako magsalita dahil tila may tinik sa aking lalamunan na kanina pang nakabara mula noong nagsimula itong magkwento sa akin sa kung bakit ito madalas na nalalagi sa likod ng bakod namin. Lola, paano po ninyo nakayanang maghintay ng ganito katagal nang wala namang kasiguraduhan sa kung anong petsa darating si Moises? Paano nyo po ito nakakayanan? Sunod-sunod kong katanungan sa kanya dahil gusto kong malaman kung paanong nakayanan ng kanyang puso ang ganito katagal na paghihintay. Apo, kapag mahal mo ang isang tao, ang bawat pangakong mamumuo sa kanyang labi ay papaniwalaan mo. Kapag mahal mo ang tao, kapag sinabi niyang maghintay ka, maghintay ka. Wala mang kasiguraduhan kung kailan, pero alam ng puso mong dapat kang maghintay kasi mahal mo siya at naniniwala ka sa kanya. Kapag mahal mo ang isang tao, maniniwala ka. Maniniwala ka na balang araw kayo pa ring dalawa ang nakatakda para sa isa't isa. Muli na namang natulala si Lola sa bakod, na tila muli na namang binabalikan ang nakalipas, kung saan una silang nagkakilala ni Moises, at sa kung paanong ang bakod na ito ang naging saksi ng wagas na pagmamahal na nag-ugat sa matagal ng paghihintay. Kanina ko pa kayong hinihintay sa loob. Nakahanda na ang baterol at suman. Nakangiting sabi ni Lolo Julio nang madatnan niya kami ni Lola sa likod-bakod. Lumingon ako upang ngitian si Lolo. Napatingin ako kay Lolo Julio. Katulad ng mga nakaraang araw ay nababanaag kong muli ang lungkot sa mga mata niya. Alam kong alam niya na kailanman ay hindi siya inibig ni Lola, pero kitang-kita ko sa kanyang galaw kung gaano niya kamahal si Lola. Sa loob ng ilang dekada nilang pagsasama, ni minsan ay hindi siya tinapunan ng kahit na anong patak ng pagmamahal ni Lola. Mabait si Lolo Julio, iyon ang alam ko at alam naming pareho. Siguro kung sakali mang hindi pinakilala ng tadhana si Moises kay Lola, ay posible namang mahalin ito si Julio. Pero may nauna na siya sa kanyang puso. Bali-balita nga sa amin ang wagas na pagmamahal ni Lolo Julio kay Lola. Iyon din ang sabi ng mama sa akin. Mahal na mahal ni Lolo Julio si Lola at mula-simula ay ginawa nito ang lahat para lang mabaling sa kanya ang atensyon ni Lola, pero halos papasapit na ang dapit hapon ng kanilang buhay ay hindi pa rin niya nagawang mabingwit ang puso niya. Marahil mga kabarangay ay tinanggap na lamang ni Lolo Julio ang tadhana nila ni Lola na kahit na anong mangyari ay hindi mapapasakanya si Lola. Ako man ay nasasaktan din sa tuwing nakikita ko si Lolo Julio na paminsan-minsan ay lumuluhang mag-isa sa tuwing nababaliwala siya ni Lola. Halina kayo Priscilla, Lilet, at baka lamigin na ng tuluyan ng baterol. Hindi na yun magiging masarap kung mangyayari yun. Inakay na patayo ni Lolo Julio si Lola. At ako man ay nagsabing susunod na lamang. Pareho lang silang nagmamahal ng wagas. Ang problema, mahal ni Lolo si Lola. Pero si Lola hanggang sa ngayon, may mahal pa rin na iba. Hanggang ngayon, sa bakod pa rin umaasa na isang araw ay darating ang lalaking pinag-iwanan niya ng pulang balabal. At sasagipin siya. Nasaan na nga kaya siya? Babalikan pa kaya niya si Lola?
habang mag-isa ako sa bako dahil hindi ko maiwasang balikan ang mga naging kwento ni Lola. Habang pinagmamasdan ko ang bako dahil hindi ko maiwasang paggalawin ang aking imahinasyon sa kung paanong itong bakod na ito ang naging saksi sa pagmamahalan nila ni Moises. Bigla ay tila isang pelikulang dumaan sa aking mga mata ang mga eksena sa kwento ni Lola. Tila nakita ko ang kabataan ni Lola at nakita ko kung paanong una siyang sinipulan ni Moises sa bakod para ayaing kumain ng binalot hanggang sa kung paanong nagbitaw sila ng mga pangakong maghihintay sa tamang panahon para magkitang muli. Habang iniisip at binabalikan ko ang sinabi ni Lola, ay naisip ko, kapag mahal mo talaga ang isang tao, kaya mong maghintay kahit gaano pa yan katagal, kahit walang kasiguraduhan. Pinili mong maghintay dahil mahal mo siya. Si Lola ang patunay ng wagas na pagmamahal. Kung nasaan man si Moises ay umaasa akong babalik siya, kahit di na para tuparin ang pangako niya kay Lola na magsama sila. Sana bumalik siya para ipaliwanag sa kung bakit siya hindi dumating sa mga panahong inaasahan siyang sasagipin si Lola. Ipaliwanag niya kung bakit di niya pinaglaban ang pagmamahal nilang dalawa para klaro ang lahat sa kanila. Wala nang nasasaktan at para matuldo ka na ang lahat ng ito sa bakod na yon. Ayaw ko nang makita si Lola na nahihirapan habang punong-puno ng masasakit na alaala ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng marupok na bakod. Bago ako tuluyang pumasok sa loob ng bahay ay lumapit ako sa bakod na yon at hinawakan ito. Damang-dama ko ang bawat alaala, pighati, saya at pangako sa bakod na yon. Nilibot ko ang aking mga mata sa kapaligiran na tila naghahanap ng kasagutan sa kung paano ang maliit na lote at pasirang bakod ay nagdala ng kakaibang kwento ng pagmamahalan ng dalawang nilalang sa aming lugar. Papa Dudut, ito po ang kwento ni Priscilla at ni Moises. Ang mga taong tinakdang magkakilala pero hindi tinakdang magsama. Mga taong tinakda na magkita pero tinakda ring mailayo sa bawat isa. Muli ako si Lilet at ito ang kwento ng bawat isa sa atin na natutong mangako, makinig, maghintay ng dahil sa pag-ibig. Mga kabarangay, nang dahil nga po sa pag-ibig ay may mga taong natututong maghintay kahit na walang kasiguraduhan. Basta tanging ang alam ng puso ninyo ay maghihintay kayo dahil alam nyo na pag-ibig na ang umuusbong sa inyo. Yun ay totoo. Sa kwento ni Priscilla, mga kabarangay, hindi lamang siya ang nakaramdam ng totoong pagmamahal. Hindi lamang siya ang natutong maghintay. Kung titignan po natin ay mayroon pang isang tauhan sa ating kwento na kaparehas ni Priscilla. Walang iba kundi si Lolo Julio. Ang lalaking minsan ding nagmahal at minsan ding nasaktan at pilit nang umingiti kahit na nasasaktan. Kahit alam niyang ilang dekada man ang kanyang padaanin ay wala pong magbabago sa kung ano man ang nararamdaman ni Lola Priscilla para sa kanya. Si Priscilla, si Julio at si Moises ay ang mga taong minsan ay napaglaruan ng tadhana. Minsan ang nangako, naghintay, nagmahal at nasaktan. Sa kanilang tatlo, mga kabarangay, sino ka sa kanila? Ikaw ba yung pinangakuan? Ikaw ba yung naghintay o ikaw ba yung taong umaasang balang araw, ikaw na ang mamahalin niyo. Ako po ang inyong si Papa Dudut at ito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa nangungunang Barangay Love Stories.